Yo! Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, mga kaibigan. John Vince Regachuelo nga po pala sa inyong harapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung signs of adulting. Sabi nila, ang signs of adulting daw ay dumarating kapag nakakapagbayad ka na ng bills, kapag kumakayod ka na, kapag may trabaho ka na. Isa pa kapag dumadami na rin daw yung mga IDs mo na nagagamit mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay at bilang requirements din sa trabaho o sa iba pa. Pero yung mga yun, alam na natin yun eh. Common na yun. Kaya dito sa video na ito, pag-uusapan natin yung signs of adulting na pwedeng hindi mo pa napapansin sa sarili mo. Pero dahil manonood ka ng video na ito o dahil napanood mo na itong video na ito, mapapansin mo na. Dito sa channel na ito, gumagawa ako ng mga content tungkol sa behavior ng isang tao. Sa behavior mo. At gumagawa rin ako ng mga content tungkol sa personality development kung papaano natin i-improve yung sarili natin. So kung gusto mo na mga ganong klase ng content, ano pang hinihintay mo? Subscribe ka na. Yun ay kung hindi ka pa nakasubscribe. At syempre, hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na may i-upload pa. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign of adulting ay kapag nagmumukha ka ng pera. Ang sama pakinggan kung sasabihan tayo ng ibang tao na mukha tayong pera, di ba? Pero sa totoo lang, hindi yan masama. Pinasama lang yan ng mga taong may galit sa atin. Isa sa mga nagpapasaya sa'yo ay pera at isa na rin ito sa mga nagpapa-stress sa'yo. Minsan gusto mong umalis sa work mo dahil naghahanap ka ng trabahong mas malaki ang sahod. Pero di mo rin magawa dahil iniisip mo na baka yun pa yung maging cause para mawalan ka ng income. Halos lahat ng kinikilos natin ay may kinalaman na sa pera. Minsan pa nga kapag bibiruin ka, anong mas gusto mo? Jowa o 1 million? Malamang ang isasagot mo, 1 million. Pero kung ako ang papipiliin, ang pipiliin ko, 1 million na jowa. Pero hindi pala. Mas maganda siguro kung jowang may 1 million. So, walang masama kung mukha kang pera kasi lahat naman tayo mukha na talagang pera. Nagiging masama lang ang pagiging mukhang pera natin kapag tayo ay nagiging dishonest na, nagiging makasarili, nagiging madamot, nagiging gahaman na sa pera. Next sign of adulting na maaaring di mo pa napapansin sa sarili mo. Mas importante na sa'yo ang ugali kesa sa itsura ng isang tao. Madalas itong nararanasan ng mga taong nanganganib na yung relationship status nila. Ito yung mga taong tumatanda na ng tumatanda pero hindi pa rin nagkakajowa. Madalas ito yung mga taong matataas ang standards dati pagdating sa itsura ng tao. Gusto gwapo, gusto maganda. May mga nagkakagusto naman sa kanila. Kaya nga lang, yung mga taong nagkakagusto sa kanila, hindi namimit yung standards na gusto nila. Pero dahil hindi sila nagkakajowa sa taas ng standards nila, nasasabi na nila sa sarili nila na tumatanda na ako pero hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Wala na akong pakialam sa standards na yan. Sana magkajowa na ako kahit sino na lang. Alam ko na lahat tayo ganyan. Dati ang gusto natin talaga itsura. Pero ngayon, mabuting ugali na yung gusto natin. May ibang mga tao lang na mapalad na nakatagpo ng taong goods na nga yung itsura, goods pa yung ugali. Next sign of adulting na maaaring di mo pa napapansin sa sarili mo, ang pinakamasayang moment na nararanasan mo ay ang matulog. Ito ay nararanasan ng mga taong nagtatrabaho na. Iniisip nila na deserve nilang gumala at kumain ng masasarap na pagkain, pero iniisip din nila na mas deserve pala nilang matulog at magpahinga. Dati pinapalo tayo ng mga nanay natin, di ba? Dahil ayaw nating matulog. Pero ngayon, gustong-gusto na nating matulog. At kapag nakatulog tayo ng 7 to 8 hours, feeling natin na napaka-powerful natin. Feeling natin na ang lakas-lakas natin. Tama? Malamang nararanasan mo yan. At iniisip mo na para bang wala ka ng time sa sarili mo. Pero maging proud ka pa rin. Kasi mako-consider ko na isa ka sa mga hardworking na tao. So kapag ang pinakamasayang moment ng buhay mo ay matulog, isa yan sa mga sign of adulting. Next sign of adulting na maaaring di mo pa napapansin sa sarili mo, unti-unti nang nababawasan yung mga kaibigan mo. Hindi naman literal na nababawasan yung mga kaibigan mo. Ang punto ko lang dito ay hindi mo na alam kung kaibigan mo pa ba ngayon yung mga kaibigan mo dati. Yung mga kaibigan mo dati na halos araw-araw magkausap kayo, magka-chat, magka-text, pero ngayon halos wala nang paramdam. Minsan kamustahan na lang.
malamang nararanasan mo yan. Kasi iba-iba na tayo ng priorities ngayon at madalas wala na tayong time sa mga kaibigan natin. Next sign of adulting, ito naman yung masaya. Naaaliw ka sa mga gamit pambahay na nakikita mo. Halimbawa, mga tools, mga gamit panlinis, mga gamit sa kusina, mga ganun-ganun. Dati natutuwa tayo sa mga laruan, pero ngayon natutuwa na tayo sa mga bagay na may purpose at yun na yung mga laruan para sa atin. Kapag namamasyal nga tayo sa mga SM o sa mga mall at kapag napadpad tayo sa mga bilihan ng gamit pambahay, namamangha tayo, di ba? Pakiramdam natin na nasa toy shop tayo o kaya nasa toy store. So kapag nararanasan mo yan, sign of adulting yan. Next sign of adulting, ito ay kapag natututo ka ng mag-organize ng mga gamit. Malamang yung iba sa atin hindi marunong magtupi ng mga damit dati. Pagkatapos maglaba at kapag natuyo, basta na lang salampak sa cabinet. Pero ngayon, mas gusto na ng paningin natin yung kaayusan kaya natututo na tayong mag-organize ng mga gamit. Nagiging maingat na tayo sa mga gamit at natututo na rin tayo kung paano mag-decorate ng bahay. So kapag nararanasan mo yan, isa yan sa mga sign of adulting. Next sign of adulting na maaaring di mo pa napapansin sa sarili mo ay nagiging body conscious ka na. Malamang dati wala kang pakialam sa size mo. Di mo nakikita na tumataba ka na kaya kain ka ng kain. Pero ngayon, kasama na sa routine ng buhay mo yung pag-e-exercise, pagpapaganda o pagpapagwapo. May mga taong hindi nakakapag-diet at hindi nakakapag-exercise pero alam ko na body conscious pa rin sila. Nahihirapan nga lang silang mag-manage ng time kung paano mag-exercise at mag-diet. May ibang mga tao naman na tamad lang talagang mag-exercise at mag-diet pero nagre-reklamo sa pagiging mataba. Pero yung mga taong yun, body conscious pa rin sila. Tamad nga lang. Kasi as long as na nagre-reklamo ka na sa size mo, pagiging body conscious na yan. Nasa sayo na lang yan kung meron ka bang pagkilos na gagawin. Next sign of adulting, mas gusto mo nang kumain sa mga restaurant kesa sa mga fast food. Ito ay nararanasan ng mga taong kumakayod at nagtatrabaho na. Para sa kanila, iniisip nila na deserve nilang kumain ng masasarap. May iba nga lang na mas pinipiling magtipid kaya sa mga fast food na lang kumakain, pero wala namang masama dun. Sa tingin ko magiging masama lang sa kalusugan kapag sumusobra na, kasi mga unhealthy foods yung nandun eh. Kasi tayo, once na meron tayong pinaghihirapan, gusto natin na makita yung pinaghirapan natin sa paraan na kumakain tayo ng masasarap na pagkain. Kung ako nga ang tatanungin, mas gusto kong kumain sa mga restaurant. Pero matipid lang talaga akong tao. Pero ako, minsan lang din akong kumain sa mga fast food restaurant kasi yun yung trip ko. Trip ko kasi minsan lang talaga. At yun yung mga sign of adulting na maaaring di mo pa napapansin sa sarili mo. Comment mo nga sa baba kung nararanasan mo lahat ng yan. At importante na like mo naman itong video na ito kung nagustuhan mo.